Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Blessed morning po sa ating lahat. Muli po, samahan niyo ako sa ating pang-araw-araw na devotion. Bago po tayo magpatuloy, let us pray. Hallelujah. Ama naming Diyos, banal, dakil at makapangyarihan, purihin ka sa iyong kagandahan ng iyong kabanalan. Salamat po sa magandang umaga na muli amin pong nasilayan. Salamat sa hininga na muli nadagdag sa aming mga buhay. Pangunahan mo po ang iyong lingkod sa aming pag-aaral ng iyong mga salita. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. Atin pong devotion ay mababasa sa Leviticus chapter 10 verse 1 hanggang 3. At ang title po nito ay The Sin of Aaron's Sons. Sabi po sa verse 1, basahin ko po. Si Nadab at si Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ang bawat isa sa kanila ng kani-kaniyang suuban at sinidla nila ng apoy at pinatungan ng kamangian. At sila'y naghandog sa harap ng Panginoon ng ibang apoy na hindi inuutos niya sa kanila. Verse 2. At sa harap ng Panginoon ay may lumabas na apoy at sinupok sila at namatay sila sa harap ng Panginoon. Verse 3. Na magkagay sinabi ni Moses kay Aaron, ito ang sinalita ng Panginoon na sinabi, ako'y babanalin ng mga lumalapit sa akin at sa harap ng buong bayan ay luluwalhatiin ako at si Aaron ay hindi umimik. Ang apoy ay nagre-represent po ng represent of God na mababasa po sa Exodus chapter 13 verse 21 and 22. Siya po ay umapor sa pillars of fire nang sumabay siya sa mga Israelita doon sa wilderness. No, mababasa niyo po yan doon. Talagang inilawan sila ng Panginoon. At dito ang malaking kasalanan naman ni Nadab at ni Abihu ay nang naghandog po sila ng kakaibang apoy sa context po nga ng ating binasa. A fire offering that was not commanded by God. What does strange fire means? So, ano po ang ibig sabihin sa Bible nun? Ang ibig sabihin nun ito ay ang kakaibang apoy sa Biblia. In Leviticus chapter 10:1, sabi doon, can mean out unauthorized, hindi po autorisado yung apoy ng altar na ginawa ni Nadab at Abihu na pagsuway sa Diyos at hindi ito pinapayagan, hindi nga autorisado ng Panginoon. Nawalan sila ng paggalang, tsaka siyempre yung pagsunod din, ano? Nawalan sila ng paggalang sa presensya ng Diyos at hindi sila sumunod sa patakaran ng mga pari. So, nakita naman nila po yung mga nakaraang verse kung paano ang tamang paghahandog. So, una, sinarili nila ang paghahandog na hindi naman ayon sa aritontunin ng Diyos. Verse 2 po, sabi doon, the judgment of God upon Nadab and Abihu, so fire went out from the Lord and devoured them. So, sinunog, and they died before the Lord. So, sa Leviticus chapter 9 po, verse 24, God sent fire. That said, sabi po doon, I accept your sacrifice and approve of this priestly system. Basahin ko lang po ha, sa yung Leviticus 9:24. At may lumabas na apoy sa harap ng Panginoon at sinunog sa ibabaw ng dambana ang handog na susunugin at ang taba. At nang makita yaon ng buong bayan ay nagsigawan at nagpataripa sila. Same din po ito ng apoy na ito na nagmula sa Panginoon na nilamon silang dalawa. Na nagsasabing, hindi ko tatanggapin ang batay sa tao na pagtatalaga sa laman na gagayahin ang aking apoy. So sabi nga doon, magdadala ako ng paghuhukom. So verse 3, God warning to Moses and Aaron, by those who come near to me, dapat akong ituring na banal. Ibig din sabihin siya ay magpapakita ng kanyang kabanalan at bilang banal ay nangangahulugan na ang Diyos ay dapat parangalan. Parangalan siya sa paraang angkop para sa isang holy God. So ang conclusion ko po ay they offered up strange fire. So ano po yung lesson? The lesson is that God has a standard katulad po nang sinabi sa John 4 verse 23 hanggang 24. They that worship Him must worship Him in spirit and truth. So observe po natin ang kanilang way rather than man. These two attempted to approach God with incense of fire they had set up for themselves rather than the fire that was maintained in the temple. So isa pa pong imahe ang banal na espiritu bilang apoy. Noong Day of Pentecost kasama ng huni ng umaragasang hangin
na pumuno sa bahay na tinutuluyan ng mga apostol at tila dila ng apoy ang nakapatong sa bawat isa sa kanila. Agad silang napuspos ng banal na espiritu at nabago ang kanilang buhay magpakailaman. Acts chapter 2 po yan, verse 1 to 4. Sa mga gawa, ang mga dila ng apoy ay kumakatawan sa presensya ng Diyos ang banal na espiritu. This fulfills John the Baptist prophecy that the Messiah would baptize with the Holy Spirit and fire. So, mababasa po yan, Matthew 3:11 hanggang 12. Nangangahulugan din ito na ang gawing paglilinis ng banal na espiritu ay nagpapatuloy sa atin buhay ngayon. Dumarating ang espiritu sa ating buhay upang baguhin tayo. Linisin at linisin tayo upang maging higit na katulad ni Kristo sa ating araw-araw na pamumuhay. So, bagamat ang paglilinis ng apoy maaaring nakakatakot, ngunit makakatiyak tayo na parehong banal na Diyos na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak at nagbuhos ng kanyang espiritu sa araw ng Pentecost ay nais na gawin banal tayo kung paano pong siya ay banal. So, yun ang nais ng Panginoon sa atin. At siguro, yun din pong obedience ang masunurin. So, yan lamang po at naway may natutunan kayo sa inyong pakikinig sa kanyang salita sa araw na ito. Salamat po sa pagsama ninyo sa amin, sa akin. At let us pray. Banal na Espiritu, pumasok ka po sa aming buhay ngayon gaya ng ginawa mo sa mga mananampalataya noong Day of Pentecost. Nililinis at dinadalisay mo kami upang maaninag namin ang kaluwalhatian ni Jesus sa aming mundo. Amen. At muli po, si Elder Ellen po ng CRC Makati na nagsasabing pagpapala at karunungan at mayamang biyaya na nagmumula sa ating Panginoong Jesus ay managana sa ating lahat. God bless you all.